side. Dito tayo sa matostada Caloocan. So ito na sa harap natin. Dito yung 700cc ng CLX. Ito yung 300cc. Makita natin. Almost the same. Sa unang tingin, mukha siya 700. Pero pag nilapitan mo siya na mabuti, halos kasing laki lang niya yung XSR155 ang Yamaha. So ang ganda dito, no? Bali guys, ang presyo lang nito 196,900. So 197,000. Ganito motor mo ako mo. So tingnan natin kung anong ba meron sa motor na to. So parehas lang siya ng 700cc. Ganito din yung forma, ito yung park light. Diba ang ganda ng pagka park light, no? X bilog. Headlight, yan, ganyan siya. High beam, low beam, may seat mo ito, low, sa gitna. Tapos monotone lang siya, hindi siya tutong. Ito, tapos meron siyang bakal dito. Ganda ang pura, classic po. Then pagdating sa side mirror, bilog siya. Bilog. Classic, pang classic bilog. Tapos ano to, plain. Piling ko pwedeng palitan to. Then sa handlebar, almost same lang ng SSR155. Pero ito, may logo na X dito. May logo na X. Then yung panel niya, same lang. Bilog lang din. Ito naman dito, makita natin, clutch niya, malambot. Ito for sure ako, zipper clutch to. Napakalambot. Same siya ng lambot ng Dominar 400. Tingin ko. Lambot to. Passing light, high beam, low beam, mode. Siguro may sport mode din to. So may sport horn. Ayan, signal light. Tapos engine start. Tulad sa mga Yamaha. Up and down block. Ignition key, dito lang sa gitna. Hindi siya. Then, tank. Dito din siya. Napakaliit. Yung style nito, katulad sa CLX Heritage. Wala pa akong nakikita na sporty nito. So, tank ito ang ganda. Plastic ang kaka. Upuan, makapit to. Pag ganitong texture, kulay pa lang. Alam nyo na makapit. So wala siyang grab bar. Ito lang gagamitin nyo. Panghila. Pagyatra sa bantay nyo yung mata. Ito lang. Patibay naman. Then, pagdating naman sa kaha, sa side ng cambio. Ayan, may CLX dito. CF Moto. Wala siyang nakalagay na 300. Pero dito, meron siyang nakalagay na Heritage. Then, kita rin yung ano niya, yung frame ng motor sa labas. Yung nakita ng mga yan. Yung cambio niya, common. Yan, yung apakan. Common lang din. Yun yung apakan ng backride. Kapag sa Mio, yung mechanism. Then tingin ko hindi siya pwede yung backlash din. Kasi, itong backlight, itong apakan kasi naka-connect siya dito. Ayun, naka-connect. Siya pwede yung backlash. Tapos pagdating naman sa likod, naka-LED siya. Yan, LED yan. Then wala siyang fender sa likod. Pero lang siyang tire hugger. Tapos dito yung plate. Tapos ito, signal light na bebend. Then yung pipe niya, ganito yung pipe niya, yan, tago. Katulad ng mga pipe ng NK400 dati, nasa ilalim. Parang ganun yung forma. Dito naman tayo sa side ng preno sa likod. So nakalagay lang din dito ang CLX. May Heritage din. Tapos kita rin yung frame dito. Ganda, forma. Linis din. Engine mo. Try engine dito. Diba? Black ba dito? Tao dito. Wala siya yung parang ganun-ganun. Alam mo yun? Yung sa mga Honda. Yamaha.
Ang malinis din ka. So, ABS. ABS ka. Tapos, di ko kilala yung caliper niya. Sa gulong naman, di ko kilala yung brand, pero ang size 110 over 70. Size 17 yung bags. 110 sa harap. Sa likod, ang size niya 150 by 70. Size 17 yung bags. Kaling yung gulong niya. Likod. ABS din. So, ABS ang motor na to. So, ang ganda niya. Back ride, okay to. Para sa akin, okay to. Daily use, 300cc. Single cylinder lang to. Hindi siya twin cylinder. Okay na sa akin to. Tingin ko, lightweight to. Magaan lang to, tingin ko. Napaka-compact niya. Daily use, okay to. Para sa akin. Maporma. Maganda to sa mga tambay. Diba? Punta kayo sa gas station, tambay kayo doon. O sa mga comfy shop. Sa mga gusto lang ng pamorma ng motor. Ito, sulit to, sulit to. Ganda. Para sa akin ha, ganda nito. Good din sa back ride kasi malambot yung upuan niya. Yun. Goods na goods ito para sa akin, maporma. Tsaka unique. Problem, ang ano kasi, ang ganda sa mga unique na motor. Ikaw lang meron. Kasi lagi kang lilingunin. Ayan o, forma diba? So, dito ko na tatapos yung vlog. So, this is Nick Ride, I'd say, ciao.